on Monday para sa mas exciting na Chukcha Challenge. Ako si Golden Boy. Yeah. Oh, ha? Oh. Yun, yung celebrity na yun. Sino? Sa halip na bigyan ng memo, ay solicitation ang binibigay. Eh, bunot naman si Celeb. Oh. Or may assistant. Kargahan mo nga ito, envelope. Nakargahan. Wala mo na yun, Sir Ronald. Sa dami ng pera. Blue ka ba? Medyo nahihirapan ako. Tatamaan kayo ng left hook sa akin pag hindi nyo nahulaan yan. At right hook. Ha? Pag hindi nyo nahulaan yan. Ha? Ito ba yung nag-aaral ngayon? Yan! Ha? At habang kayo sinasapok-sapok, ay sasayawan ko kayo. Mahilig mag... tumingin ng crystal ball. Yeah! Yung ba? Madam Auring ba yan? Ha? Tama ba? Tama? Manang bola? Yan, crystal ball. Okay. At sumasayaw-sayaw yan. At saka napakabilis talaga ng tao. Matanggaling mo! O, yung pala kay Boy Abunda, huwag naman ho, yung tao naman ay matalino ho. Yung mama, mahirap naman ho mag-judge tayo na walang alam na porket showbiz. Eh, may karapatan naman. Eh, nanggaling siya sa showbiz. Eh, kung talagang magpe-perform yung tao. Saka ang honest nga niya, di ba, Erwin, na parang hindi, okay lang. Kasi mas love ko talaga yung showbiz. Saka, pwede naman siya magloko sa government, pero he chose that. Ano yun? Arneo. Di ba? Sa Arneo nag-aral yun? Arneo yan. Arneo. Ano pong usap-usapan ni Sir Ronald? Eh, yan. Kay Sir Ronald tayo mga makibalita. Eh, doon kay Boy Abunda, boss. Anong sino pang options sa tourism? Tourism. Well, ang ginagawa dyan, gumagawa sila ng shortlist, tapos bina-background check, bine-bet, bine-bet yung kanilang mga kakayanan. Tingin ko si Boy Abunda kung ang ino-offer sa kanya ay tourism, no? Oh. Na tinanggihan na niya ngayon. Oh. Tingin ko ay kakayanin niya yon dahil yun yung mundo niya, no? Yun yung mundo niya. Medyo at, samahulog yata nung tao kasi ala pa nga, kinukontra na bakit daw. Eh, pero kung akong tatanungin ninyo, abe, magaling ho mag-sales talk si Boy Abunda. Eh, ang trabaho naman ng tourism secretary, di ho ba, manghikayat sa ibang bansa ng mga tao na pumunta rito sa ating bayan. Binibenta yung bansa. Pero at katulad ng Thailand, no? Yan ang pinakamalaking dollar earner. Correct. Yung bansa na yan. Kaya nagagamit sa ibang mga proyekto yung kinikita sa turismo. Saka sayang kasi mas malaki tayo, mas maganda. Napapaganda ng mga red shirts dito. Okay, gutom na ba kayo mga tol? Bakit? Tsa, mapapa-food trip kayo kapag ganito ang makikita nyo sa kalsada habang bumibiyahe kayo. Sa Mooresville, North Carolina, isang higanting billboard ang nakakatakam naman talaga, hindi lang dahil sa itsura na to, pero dahil sa amoy. Ha? Huh? Nagbubuga kasi ng katakam-takam na amoy ng isang barbecue steak ang nasabing billboard. Sabi ng tagapagsalita ng Bloom Grocery, strategy nila ito para ipromote ang bagong brand nila ng beef. Wow. Dati na rin daw ginawa ito noong 2006, kaso nga lang hindi umubra dahil nakatanggap ng maraming reklamo. Kaso nakaka-allergy daw ito, hindi kayo rin nakakairita sa ilang dumadaang motorista. So far, sabi ng Bloom na wala pa silang natatanggap na reklamo. Siguro mas okay siguro yung amoy mo yun. Dapat may ganito sa Pilipinas. Huwag na, maaasar lang yung mga tao sakali, yung mga street children, naamoy nila yung barbecue. Hindi nila makakain. Hindi, pero pwede na yun. Sean, at least maamoy nila, kanin na lang katapat. Alam mo, kung ako yun, kung ginawa niyo yun sa akin, makapatay ako ng tao. Okay, taga muna, Sir Ronald, bago kayo magpaalam, kayo ay re-regaluhan ko ng isang magandang horoscope. Ay, maraming salamat. Ito'y sinaliksik ko. Kayo ba yung Libra? Libra. Oo, Libra. Sabi nito, mag-ingat sa pagsasalita ng hindi mapapahiya sa kapwa. Huwag damdamin ang pangyayari dahil makakabawi ka sa ibang paraan. Mag-ingat ka rin ngayong araw dahil maging malapit sa iyo ang mga magnanakaw at hold-upers. Sus! Naku, nakakatakot dyan. Mag-ingat ka dyan. O ito naman, para doon sa kaibigan mo, si President Aparet, nanonood pala sa atin. Ito sabi naman na kay President Aparet, Aquarius. Sa pag-ibig, makakarating sa kaalaman ng kapares o kasintahan ang pakikipagrelasyon sa iba. Kung ito ay ginawa, may paliwanag kang hindi maiwasan na gawin. At ito marahil ang dahilan kung bakit medyo naantala ang pagpapakasal. Jesus Christ. Horoscope yan. Mukhang pati mga Thunder, nagbe-Facebook na rin po. At ang pinakabagong miyembro ng Facebook ay ang former US President George W. Bush, si W. At kahit maraming inis sa kanya,
hit na hit pa rin siya. Oh. Mantakin nyo ba naman, sa loob pa lang ng ilang oras ay umabot na agad sa mayigit 28,000 ang members ng kanyang fan page. Nitong Wednesday lang nagsimula, baka puro mga Republican. Sa ngayon po ay meron na itong mayigit 86,000 members. Ang pinakaunang post ng dating Pangulo ng Amerika sa kanyang Facebook ay ang kanyang mga naging accomplishment ng bumabasa sa pwesto. Ilan dito ay ang pagbisita niya sa iba't ibang lugar para magbigay ng speech. Paikipag-partner kay Bill Clinton para magbuo ng Clinton-Bush Haiti Fund at iba pa. Maging ang asawa ni Bush na si Laura ay may Facebook na rin. At sa ngayon ay meron na itong mahigit 16,000 fans. Ganda na. Ang ganda ko. Ano naman ang profile picture ni Dobby? Ganun ba yun? Sa Facebook, may mga fans-fans. Ay, panahon na pare, para magtayo ka ng Facebook. Pwede ka gumawa ng fan page. Dapat early. Ulam may Facebook. Alam mo, dapat may fan page ka na kasi ang dami mong fans. Gagawa ako yan. Facebook. Pero paano ba natin may tatago yan sa misis natin? hindi. Pwede mo itago yan pag hindi mo siya isinama doon sa mga kaibigan mo. Hindi naman po pwede yun. Hi, Karen. Alam ko ba naman sasabihin mo hindi ka kasama rito? Away. Ano kaya karami yun? Patulad ang pinangako namin kahapon, babasahin namin ang letter ni Ian De La Cruz galing sa Baliwag. Ano kaya karami yung friends ni GMA? Yes. Mail yan. And stationary siya. Sa kanyang Facebook. Okay. May 28 to. So, ang bilis na, di ba? Kahapon pa ito dumating. To sa poll, bago ang lahat, nais ko pong bumati ng isang magandang umaga sa inyo, Miss Sean Yao. Ang ganda mo po talaga. Wow, thank you. Good morning din. Dagdag mo lang yun. Wala naman dyan. Wala naman. Pero, naka-highlight pa. Wala tayong pakita. Wala naman na, ang ganda mo talaga eh. Ang sabi lang gano'n. Ayos ka na ng sabi nga gano'n, ayusin mo yung Tagalog mo. Binasa ko yan eh. Tuloy. Ganda mo po talaga. Kay Sir Lord Lupet, no? Idol po namin kayo. Unique ang style nyo. Kay Sir Erwin, gusto ko po yung pagiging stricto nyo. Totoo yan. Astig at tapang. Ako lang naglagay nito. And kay Sir Martin, magaling po kayong magbigay ng komento. Simula po nang umere ang sapul sa TV5, pinapanood na po namin ito tuwing umaga. Naging parte na po ito ng araw-araw naming pumumuhay, kaya pag dumating ang weekends, parang may kulang. Lalo't pang crush na crush ng anak kong 3 years old, si Miss Shot. Ang ganda-ganda niya kasi fashionista pa. 3 years old lang po siya, pero masasabi na niya ang mga comments ito. Kasi pang high school na ang mind niya. Romil. Romil child siya. Miss Sean, gusto po niya kayo makita ng personal. Puno sa dito. Baka hindi niyo makilala. His name is CK. CK. Gusto din daw po niya kayo makita ng personal. Okay, inulat niya yun. Okay din po yung word. Yan si CK. Yan si CK. Ano ba, babae o lalaki? Lalaki siya. Ay, lalaki! Sana po, itago niyo po ang picture ko, tataguin ko to. Always take care, God bless. Sana po, makita ko kayo ng personal kasi crush ko po kayo. At 3 years old? Oo. Ewan ko lang, ha? Naayos na yan. Ewan ko na, bago tayo. Bigay ko muna kay paring Lord ng aking pasalubong sa kanya galing. Pakita, kami, wala? No. Meron. Paano na lang? Ano yung installment? Installment. Baka galing, Divisoria. You are getting... Ba't bukas? You are getting this. Anyway, happy weekend po sa inyo lahat. Sir, baka meron po kayo pahamon. Sir Roland, yung ating bisita. Ay, napag-usapan yung Facebook ni President Bush pagbaba niya. No? Baka maganda rin malaman na gano'ng karami yung friends ni Gloria Macapagal Arroyo. Marami talaga. Pag siya ay pagbaba niya sa June 30. As a matter of fact, sir, hindi ako nagsusot ng barong. Nagpatahi ako ng barong. For the first time, yung alam ay biyak sa likod. Para madaling suotin. Pati kasi yung barong pare. Pag sinuot mo gano'n, mas gugusot yung buhok mo. Mahirap, no? Kaya pasok dapat dito, tapos disiper sa likod. Darating po ako sa inauguration at saka sa pagbaba ni Madam. Ganun-ganun ka. Yeah. At may dala po akong walis, ma'am. Para sa mga Chinese, di ba? Paniwala. Walisin yung mga malas. Dadala po ako roon. Walisin? Sino ba walisin? Street sweeper. Di siyempre, yung mga dapat paalis na. Ito po ang morning show na dire-direcho. Walang preno! Lahat sa phone.